So yun, hello mga kaibon. So ito ulit ako. So mga kaibon, parang naisip ko na ano eh, na i-vlog o gawing content yung mga comment nyo sa channel ko. So para ano lang, para ano, magkaroon lang ng video yung mga comment. Kasi minsan ano mga kaibon, aminin natin, tayo mga viewer, tinatamad talaga tayo magbasa ng comment. Kahit ako mga kaibon sa mga pinapanood ko na video, tinatamad ako magbasa ng mga comments. Ang gusto ko manood na manood. So ito mga kaibon, babasahin ko yung mga comments nyo. Actually, nasagot ko naman to eh. Ito mga comments nyo. So yun, babasa. Gagawin ko lang video para mapanood nyo. So yun, ahanap ako ng ano, ng comments din sasagutin ko. Yan. So ito, hanap tayo. Ito kay ano, kay kaibon, may nag-comment, Teresita Poblete. So sabi niya, idol, ask ko lang po, gaano po kayo karami magbigay ng patuka sa pares na may inakay na inakay? Halimbawa po, meron silang 4 na inakay. So yun, kaibon Teresita, wala naman sa dami ng patuka yan eh. Basta ako lang, mga kaibon, kapag alam ko na may inakay na yung breeder ko, 3 times ako magpalit. So kahit nasa trabaho ako, sinasabihan ko yung misis ko na, palitan mo yung patuka niyan, yung mga inakay na yan. Kasi alam nyo mga kaibon, ay stress ang ano, mga breeder natin kapag yung alam mo yung halukay sila ng halukay ng patuka, kasi nga puro balat na lang yung nasa ibabaw ng patuka nila. So kailangan mga kaibon, inaalis natin agad yun bago sila ma-stress. May mga breeder kasi na nai-stress sa ganun, na puro balat na lang yung nasa ibabaw ng patuka. So nahihirapan sila, halukay sila ng halukay. So ngayon kung busy tayo sa trabaho at may inakay na yung ano natin, hibo natin, magbilin lang tayo sa mga pwede nating pagbilinan. Ako kasi nagbibilin lagi ako sa asawa ko, sa misis ko. So shoutout nga pala kay Evelyn Gonzaga. So maraming salamat sa iyo. Lagi mo akong sinusuportahan sa pag-iibon. Tapos 'yun. Okay na, nasagot na natin kay ano, kay Ibon Teresita. So hanap pa tayo dito. Actually marami nagko-comment at marami din nag-PM sa ano, sa page ko. Hindi ko na masagot kasi sobrang busy. Pero sinasagot ko naman kahit late na yung ano, yung yung response ko. So ito, isa pa kay Kaibon Avril Bautista. So sabi niya, pinagpapahinga ba dapat ang hen kung naka 2 or 3 times na silang nangingitlog? So yan mga kaibon, ako sa guidelines ko, sa guidelines na sinusunod ko, pinagpapahinga ko yung ibon kapag ano sila, kapag naka 4 na buga sila. Ibig sabihin, 4 na sila, 4 na beses na silang nakapagpapisa ng itlog at nakabuhay ng inakay. Pero depende pa rin yung mga kaibon. Inoobserbahan ko rin kasi yung mga yan. So, kapag napansin ko yung hen, parang nagiging dugyot na. Alam mo yung nagiging dugyot, nagiging madungis. Kahit isang buga pa lang mga kaibon, pinapahinga ko yan ng isang buwan. Isang buwan lang naman ako magpahinga eh. And then kung marami siyang kasabay na nagbi-breed, so inaano ko siya, yung inakay nun tinatanggal ko na agad, ipinoposter ko na lang sa iba para lang makapagpahinga yung ano, yung hen. Minsan kasi may ganun, hindi natin masabi, baka mamaya may sakit yung hen, may stomach pain or nagtatae, hindi natin masabi eh. Or injured yung paa, di ba? So yun, the best, pinagpapahinga ko din. Once na pagpahingahin ko, mga kaibon, ginagamitan ko lang naman ng Betrasin. So, straight yun, 5 days. After nun, kapag nakita ko na maayos na siya, yung tipong kondisyon na, basta 1 month, mga kaibon, binabalik ko na agad. Binibreed ko na lang ulit. So, yun. Ito, hanap ulit tayo. Tapos na tayo doon kay Kaibon Avril. So, ito naman kay Bong Belly Hubilia. So, ang kaibon natin. Ang sabi niya,
pwede po ba ipagpares ang normal at RB or ibang lahi na parakeet? So yun nga mga kaibon, ang pag-usapan ng breeding sa mutation. So kapag ka rainbow type na yung ibon mo, sayang naman kung ipapares natin sa normal pa. So kung rainbow na, alam nyo mga kaibon, napakahirap ma-achieve ng rainbow mutation sa mundo ng parakeet. So kung rainbow na yung yung ibon mo, huwag mo na ipare sa normal. Siyempre sa rainbow na. So, para hindi masayang yung mutation, para tuloy-tuloy, para maging malinis yung pagka-rainbow niya. So, yun kasi, pwede naman. Pero, ang dito, pwede naman ipares kahit saan, pwede yan. Yun nga lang, sayang yung panahon, tsaka yung mutation, sayang. Yun lang yung panghinayangan mo kung meron kang rainbow. Diba? Tapos, ang pagkakaintindi ko sa sinabi niya, o baka mamaya ang iniisip niya, pwedeng pagpares yung parakeet sa ibang budgie o sa ibang budgie kit. Yun nga, pwede naman mga kaibon, pero sayang, halimbawa English budgie na yung ipapares mo sa normal parakeet mo or rainbow parakeet. Sayang kasi maganda ang English budgie, syempre di hamak na mas maganda yung mutation niya, malaki siya size. So, kapag pinaris mo yung English budgie sa normal parakeet, liliit yun. Magiging budgie kit yun. Or worst, magiging parakeet lang. Simpleng parakeet lang. So, ayan. Tapos na tayo dun. Kay Kaibon. So, Ito, kay tayo. Kay Kaibon, John Dave Dabilay. So, ang sabi niya, Idol, ask ko po. Pag po ba wala sa kondisyon ng ibon, hindi po ba talaga pwede i-breed? Alam mo kay ibon, pwede naman i-breed. Kaso nga lang, meron tayong mga i-expect sa kanila kapag hindi sila kondisyon. Pwedeng mangitlog sila ng mangitlog, pero hindi napipisa yung itlog nila. Kasi hindi sila kondisyon. Pwede naman na makapagpapisa sila ng itlog, pero hindi naman nila mabubuhay yung kanilang mga inakay. Kasi nga hindi sila kondisyon. So yun nga mga kaibon, pinaka the best talaga, i-kondisyon yung ibon bago i-breed. Pero nasa sayo yan kung halimbawa, hindi ka naman naghahabol sa pagpaparami ng ibon, kumbaga parang habi-habi mo lang, dumami o hindi yung ibon mo, okay lang. Huwag ka na maglaan ng oras na i-condition sila kasi habi mo lang naman. Pero kung nagbi-breed ka talaga, naghahabol ka na magparami ng ibon, so kailangan mo yun, mga kaibon, kailangan condition yung mga breeder natin bago isa lang sa breeding. So yan nga mga kaibon, tapos na tayo kay Kaibon John Dave. So hanap pa tayo dito. Actually marami pa, naghanap lang ako ng at nasagot ko naman na yung mga comment. Kung gusto niyo magbasa ng mga comment sa mga video, okay naman, nasagot ko naman. Pero yun nga, ginagawa ko lang video para lang, syempre aminin ko na sa inyo, syempre para madagdagan yung video ko at dumami pa yung yung content sa channel ko. So yan. Ito kay kay Kaibon Maribel to Oligario. So, ang sabi niya, pwede po bang gawing perch ang sanga ng malunggay? Safe po ba sa kanila? Actually, kahit anong sanga pwede. Kasi ako kahit kahit yung kahoy na kukulamber o mga goodlamber, pwede naman Basta ihulma mo lang na kaya nilang gawing tapakan, perch. So, yun sa perch ng sanga ng malunggay, siguro pwede pa ibilad mo muna sa araw para maging tuyo yung sanga niya. Kasi kapag ka siguro hindi siya tuyo-tuyo, so may mga katas pa yun, diba? Alam mo naman yung mga ibon natin na para kikot-kot ng kot-kot dyan. Siyempre baka mamaya iniisip ko, kapag ka siguro wet pa yung sanga, hindi tuyong-tuyo, baka magtae, diba? So siguro ibilad muna natin sa araw yung tipon tuyong-tuyo. So siguro sa ganun, baka 100% safe yung alaga nating ibon kahit kutkutin pa nila yun, diba?
So, yun nga mga kaibon. Tapos na tayo lang kay kaibon. So, yun nga mga kaibon. Shoutout nga pala dyan sa mga kaibon natin na 1,390 subscriber ko. Salamat sa mga suporta nyo. Talagang walang sawang panonood. So, maraming salamat. Tsaka sa mga followers ng Facebook page ko. So, thank you, thank you. And then, ano mga kaibon, kung gusto nyo akong i-add, type ano nyo lang, madali naman ako makita sa Facebook. Type nyo lang, Jerry Paul Gonzaga. So, pwede nyo naman akong i-add. Basta PM nyo lang ako para alam ko na, ano, nakaibon kayo. So, shoutout sa mga kumpare ko dyan. La J. Carl, Paul, Raymond, Orozco. Yung ano, sa mga katrabaho ko dyan sa Eurotech. So, yan, shoutout sa inyo. At syempre, shoutout sa misis ko kasi siya yung tumutulong sa akin na pag wala ako, pag busy ako sa trabaho, siya yung maasikaso ng mga alaga akong ibon. So, kailangan minamahal natin yung mga misis natin sa may mga asawa dyan. So, yun. Hanap na tayo mga kaibon. Ito. Ito kay kaibon na Jesse Daubar Munoz. So, ang sabi niya, paano malalaman kung buntis na ang parakit? So, alam mo, kaibon, dalawa kasi yan. Minsan kasi, kapag malaki yung tiyan ng hen, baka may sakit yan, baka may sapula yan. Pangalawa, baka mamaya egg bind yan. Egg bind na tinatawag, may itlog na nahihirapan. May itlog, manginitlog na yung hen kaso nahihirapan siya. Kaya malaki yung ano, yung tiyan niya. Then, yun, patatlo, buntis yun. Pagka ganun. So, ang critical lang dun, natatandaan natin kapag ang hen, malaki yung puwetan niya, ang katakutan natin yung egg bind at saka sapula. So, nagkakaroon ng sapula at egg bind kapag nga ganito, nasa triple cage. Kasi maliit lang yung nililiparan nila eh. So, yan. Ako naman, nagkakaroon din ako ng ganun. Pero hindi sapula. Egg bind lang. Doon lang ako medyo ano, parang hirap kasi maliit kasi triple cage lang hindi sila nakakalipad. Pero kailangan pagka halimbawa ganito. Kapag halimbawa nakita mo na malaki yung putan. So kinabukasan nakita mo ulit. So mga siguro 2 days ganun. Malaki yun siya, egg bind na yun. Ilagay mo muna siya sa flight mga kaibon. Kasi critical yun, mamamatay ang ibon kapag hindi niya nailabas yung itlog na yun. Kailangan makalipad-lipad siya, alam mo yun, para mapwersa yung kita niya na mailabas yung itlog. Kasi pagka ganito, nasa breeding cage na siya na triple cage. So, hindi niya mailalabas yun. Kasi hindi siya makalipad-lipad eh. So yun, madali lang malaman din kapag buntis na yung hen mo. Kapag malaki na yun dyan, matik yun. Buntis na yun. Yun nga lang. Ang ano natin, natandaan natin yung ano, sapula at egg bind. So yun, okay, nahanap ulit tayo mga kaibon. Tapos, sino pa ba? Ito, kay kaibon na Raynil Torres. So sabi niya, sir, pagbalagi na sa NB o nest box, malapit na mag-egg. Kaso mga 6 months pa lang sila. Salamat. So yun nga kaibon, kapag laging nasa nest box yung parakit, possible yan mga kaibon, malapit na mag-egg yan kahit 6 months. Ako mga kaibon, ang bracket ko 6 months old talaga. Yun yung sinasabi ko next yung nakaraang vlog ko na yung batang ano, batang breeding na parakit. Pwede yun, walang problema yun, mangingitlog yun. So ano nga, ang bracket lang is 6 months. Pwede 5 months eh, pero wag lang yung 4 months, yung 3 to 4 months wag kasi masyado pang bata, medyo malapit sa egg bind yun na kaibon. So yung 6 months, abang-abang ka lang. Talaga manginitlog yun, kaibon. So, yun nga.
6 months walang problema ha. 6 months old na para kay pagbreeding, walang problema. Once na pumasok sa nest box 'yon, abangan mo na at ano 'yan, mag-iitlog na 'yan mga kaibon. Kaibon. So, yun, tapos tayo kay ano, kay Rainil. Hanap ulit tayo. So, ito pa kaibon, last na 'to. So, medyo humahaba na 'yung video ko. So, ito ang kaibon kay Prince Gomez. So, ang sabi niya, wow, paano kaya magpadami ng egg? Yung sa akin kasi puro tig 5, tapos 2 or 3 lang lumalabas. So, mga kaibon, madali lang naman talaga magparami ng itlog. Kung gusto mo maraming egg yung lumalabas sa hen mo, kailangan ng cuttlefish bone. At saka, kailangan condition sila bago natin i-breed, mga kaibon. So, ngayon, meron kasi akong nabasa, tapos trending sa mundo ng pag-iibon, yung tinatawag na ano, na 40 birds. Hindi mo naman itry yun, mga kaibon, yung 40 bird. Siguro talagang maganda yun sa pagpapadami ng egg. Eh, hindi kasi ako gumagamit yun, mga kaibon. Unang-una, wala kasi akong budget. So, yun nga, natural waste lang kasi yung ginagamit ko. Kasi alam mo naman, mahirap lang tayo. So, yun, ang ginagamit ko lang, dinikdik na malunggay, yung katas nung pinapainom ko sa alaga ko ibon, tapos talbos ng kamote, tsaka cuttlefish bone lang, tapos condition lang after i-breed. So, yun lang, ganun ang ginagawa ko. Pero, yun, nire-recommend ko lang din yung, nire-recommend ko din kung gusto mong gumamit ng 30 bird. Kasi nabasa ko naman na talaga marami siyang dalang nutrients na nakakatulong na magparami ng itlog. So, yun, pwede rin yun mga kaibon. So yun nga mga kaibon, medyo humaba na yung video ko, pasensya na sa inyo. So, hanggang dito na lang yung video ko. So, maraming salamat sa inyo mga kaibon. So, walang sawang suporta. So, next vid ko, kita ulit tayo. Salamat sa panonood. So, thank you sa inyo. See you next vlog. So, God bless sa inyo mga kaibon.